Hello mga kabuting-ting dyan. Ito, pagkatapos ng mahabang panahon na hindi ako nakapag-upload ng video sa akin channel ay may ibabahagi ako ngayon na isang Samsung. At ito ang kanyang model. Ayan po. Isang 32 inches na Samsung Smart TV siya. Ang history nito, ang problema, sabi ng may-ari ay natulugan niya daw. Tapos nung pagkagising niya ng madaling araw, ka-standby na lang siya. Pinatay na. Tapos pagdating ng kinaumagahan, manonood siya ulit. Wala nang power. Pati yung standby niya, wala na. So, ito nakabukas na. Hindi ko na pinakita yung pagbukas kanina, guys. Ayan. Yan yung power supply niya. Tsaka ito naman yung pinaka take-on bolt niya. Sa ganitong problema, guys, mga kabuting-ting, at sa mga gustong nais matuto, pag ganitong walang power na mapagsaksak natin, wala siyang standby, siyempre, uunahin natin na i-check yung ito, power supply. So, yun ang unang gagawin natin ngayon. Check natin yung power supply. Ito guys, sa unang-una check natin yung pinaka fuse niya. Ayan. Buo naman siya. Tapos yung pinaka rectifier diode, yung bridge type. Ayan, hindi naman pumapalo. Kailangan kasi dito sa bridge type, makikita, tig isang diplik lang yung sa pointer needle pagka chinik natin yung dalawang terminals. Pag reverse yun, dapat wala. So, dun sa AC in, ayan, wala. Kabila. Ayan, meron, good 'yan. Dapat pagka binaliktad natin, walang palo. Ayan, good. Tapos tayo sa mga fusible niya. Good. Sa mga diode. Good naman. At itong isa, good naman. Ayan. Sa primary, wala tayong nakita. Pupunta naman tayo sa secondary power niya. Dito. Good. At good naman. Ayan. Good. Good. Good naman. Ayan. Ayan, good din. Saka ito isa. Good din. Ayan. So, sa resistance check, mga kabuting-ting, wala naman tayong nakikitang shorted o open. So, pwede natin isaksak para makita natin kung anong kung saan pa tayo mag-check. Ayan, nakasaksak na siya.
approved na may supply yung sinaksakan natin. Ayan. 220. Ayan. Ayan. Baka sabihin nila nang dadaya. Ayan. Ngayon, tsukatin natin yung supply. Kulay black, background. Hey, wala na. Pasabing wala lang, wala namang supply. Ayan. Check natin isa-isa itong mga pin niya dito sa number 1 pin. Ayan. Tingnan natin yan. Ayan. Check natin. Ito sa number 1. Wala. Wala din. Wala din. Wala din. Tsaka wala din. Ayan, wala. Wala tayong masukat guys na supply dito sa papuntang motherboard. So, ang gagawin natin, hahangko muna yung papuntang motherboard. Power supply muna. Ayan. Oh. Umilaw. Umilaw yung backlight. Ayan, napapansin ba guys? Ito, makikita nyo. Ayan o, oh. Ulitin ko. Saksak. Ayan, umilaw. So, ibig sabihin, buo yung pinaka power supply natin. Subukan natin sukatin. Ayan, may 13 volts, 12.9 13 volts. Ayan. Ayan oh. Mayroon. So, ibig sabihin, buo yung power supply natin. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin, kakabit natin yung papuntang motherboard. Step by step ang gagawin natin, mga kabutingting, ha. Pagkatapos ng i-connect natin dito, i-hang naman natin dito, mag-hang naman tayo dito sa may papuntang tikon. Tingnan natin kung sa tikon ba ang problema o may shorted sa panel o sa motherboard. Saksak naman natin ngayon. Tignan natin kung
Papower ulit. Ayan. Wala pa. Na-standby, wala. Ayan. Na-standby, wala. Tapos, wala din, hindi din umilaw yung pinaka ay yung backlight. So, ibig sabihin, hindi gumagana yung power supply. Ayan, sukatin na natin ulit yung mayroon kanina. Ayun, wala. Wala na namang nasusukat. Lahat. Ayan. Ulitin natin, sasaksak ko yung tikon, tapos sasaksak ko natin yung tatanggalin ko ulit itong papuntang motherboard. O kaya tanggalin na lang natin itong ito na lang. Tanggalin na lang natin dito. Ayun, kumikislap yung ano, pagtanggal yung papuntang motherboard. Ayan. Umiilaw guys yung pinaka backlight niya. So mga ganitong problema guys, alam natin na buo yung power supply, tapos pag nakakabit yung motherboard, bumabagsak yung pinaka supply niya, hindi gumagana yung power supply, nakahang na yung tikon papuntang panel, ganun pa rin. Itong LVDS naka-disconnect na, ganun pa rin. So ang problema ay nasa motherboard. Kailangan na nating palitan yung motherboard. Pwede namang sigurong i-repair kung pero mas maganda mayroon namang available na may nakuha tayo. Palitan na lang natin. Ito guys yung pamalit na papalit natin na nakuha ko. At salamat pala kay Sir Omar Amboni de Vera na taga na Mapandan. Siya yung doon sa kanya ko ito na kuha, motherboard na to. Ito, isalpak natin guys. Antabayanan lang saglit, pupus ko na lang muna. Okay. So ito guys, napalitan ko na. Ito yung sila. Ayan, tingnan yung mga kahinang-hinang. Magsishort na. Ayan. Galing kasi sa ibang technician. Ayan. Tsaka makikita naman dito sa likod niya. Halatang parang nasusunog na yung pinaka to PCB sa likod ng IC na to. So, ito, kikakabit ko muna. Sana gumana. Ayan. Ayan guys, kabit na. Ayan. Makikita na ngayon, magkakaalaman kung buo ba. Ayan.
Ayan, guys. May low. May low din yung backlight kahit nakakonnect na yun. Ayan. Silipin natin kung may ayun. Ayun, guys. Ayan. So, ang problema, yung motherboard talaga. Ayan. Salamat naman at buo. Check natin ngayon yung mga boltahe kung stable ba. Ayan. Parehas din yung supply niya kanina nung wala siyang motherboard. 12.9. At saka hindi naman siya gumagalaw. Hindi naman nag-fluctuate. Ayan. Short. Ay, pasmado na kasi, nanginginig na. Kaya, muntik nang madali, muntik pang madali. Ayan, guys. Buo na yung TV. So, ang talagang motherboard ang sira. Bago natin tuluyang tapusin ang video na to, sana guys, yung mga hindi pa nakapag-subscribe at natuwa sa mga video na at may natutunan sa video na to, sana paki-hit naman yung subscribe button at saka paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo, ma-notified pagka may bago akong video. Sasara ko muna, guys. Pakita ko na lang mamaya yung video niya, picture niya, pag okay. Ayan, guys, okay na. Ayan, guys.